Magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano i-operate yung ating Pelletizer 125. So yun po ang model nito, Pelletizer 125. Sa ngayon po, yung ganitong makina namin ngayon ay sold out po. Ang available na lang po namin is Pelletizer 160 at Pelletizer 150. At kahapon po, October 10, nag-end na rin po yung aming promo na free shipping nationwide. So meron na po ngayong charge simula po ngayon, October 11. Hindi ko lang po alam kung kailan magkakaroon ulit ng promo ng free shipping. So ngayon, may charge muna ang ating shipping. So ito nga pala ay nagre-range ng 70 kilos. So cast iron kasi to, 70 kilos siya. Tapos ito, nakabox to ng plywood na may kahoy. At ang shipping natin, shipping courier natin dito ay Tugo. Tugo shipping po. Pagkarating dito sa inyo, may kasama siyang maigsi na wire, nasa 1 meter lang mahigit. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng wire. Pinaglitan ko nung magkahiwalay na wire, tapos naka-breaker siya. Dito naman tayo sa adjustment. So ayan, sa pag-a-adjust ano, kailangan yung ating roller, itong dalawang to, hindi siya kayang ikuti ng kamay. So, ang adjustan niya, nandito lang sa gilid. Ayan, yung tornilyo na yan. Ini-adjust lang po natin yan dyan sa gilid. Ayan. Gamit lang tayo ng katala. So, unlock lang natin dito. Luwagan lang natin. Unscrew lang natin dito para mapihit natin itong ibabaw na to. Kailangan, pag binuksan natin yung machine, sabay ang ikot nila. Walang nahuhuli. O walang mabagal na roller. Kailangan sabay po sila. Kung meron mang mabagal, so timplahin lang natin, adjust lang natin dito. So ayun, ganun lang po ang pagtitimpla. Kasi pagdating naman dito sa inyo, ang hindi lang nakakabit dito ay itong kanyang, eto to. Itong ganito niya, saka yung ating funnel, yung imbudo natin. Hindi pa nakakabit yan. Yung gulong, hindi pa rin nakakabit. Kayo na po ang magkakabit niyan. Wala pa rin siyang langis. Ang langis nito ay gear oil na viscosity 90. Kahit ano pong gear oil, basta viscosity 90. Capacity po nito, 3 liters. So, yung 3 liters natin, huwag nyo ilalahat. Siguro, mga bumawas lang kayo ng konti doon sa patatlong bote. So, 65 ang bili ko sa isang litrong gear oil. Ayan, yung ating lalagyan ng langis. Tapos kasama na nga pala nito yung ano, may bolt ano to, display. Ayan, di-display dito kung ilang bolts yung do sa area nyo. Kasi baka mamaya nagpa-fluctuate, mababa yung kuryente, yung supply sa inyo. So aware tayo. Ayan, meron ditong nakalagay dyan. Lalabas dyan kung ilang voltahe yung supply ngayon sa lugar nyo. So ito, may cover to dito, inalis ko na. Kasi lilinisan ko ito mamaya. Inalis ko kanina. Tapos, sa mixture, sa pagbe-break-in natin, magpe-prepare tayo ng sodas, fine sand, at saka langis. So, ayan. So, dun sa turo sa akin, 1, 2, 3. Isang kilo na langis, dalawang kilong buhangin, at tatlong kilong sodas. So sobrang dami naman. Ang sa akin naman, ang ginawa ko, basta ganito na lang yung texture niya. Ayan, pag pinisil mo siya, nabubuo siya. So ganyan po dapat. Pero ito, meron na po itong halong buhangin, may halo na po itong langis, o yung pinag-change ulan, yung used oil, pwede po. Kasi ito pa lang naman po yung pambreak-in natin. Kasi kailangan nating i-tune up to. Kasi kung sasalangan po agad natin ito ng mixture na pampatuka, maaring magbara. Kasi hindi pa natin siya, hindi pa nagagasgas yung ating dye, yung ating flat dye. Kaya kailangan, ito ang una nyong gagawin pagkarating sa inyo ng makina. Tune up mo at i-break in. Ito po, may buhangin po yan. May langis. Used oil, mantika. Kung wala kayong sodas, pwede pong ipa. So ang ginamit ko, ipa. Kunti lang yung aking tinimpla. So, ito po ay pinong ipa na may fine sand. Pwede yung buhangin galing sa dagat. So, ayan po.
Basta, pag pinisil nyo siyang ganyan, nabubuo yung ating mixture. Ganyan po ang perfect na timpla. Kung walang sodas, yan, ipa po. Ipa, yung pinong ipa na galing sa gilingan. Buhangin, agagin muna natin para yung malalaking bato matanggal. Ayan. Tapos langis. So, pag ready na siya, ready na yung mixture nyo, salang natin. Lagay lang natin yung ating panel. So, ayan, bubuhayin ito. Medyo maingay ito talaga. So, buhayin ko to. Tapos yung paglalagay natin, konti-konti lang. Huwag nating bibiglain. Baka mabulunan yung ating makina. Magbara. So, konti-konti lang muna sa una. Ayan, ganito siya. Pellet na siya. Paglabas. Ito ay para po sa pag-break in at pag-tune up. So, bubuhayin ko lang yung makina. Maingay po ito. Kaya papakita ko lang sa inyo yung ating kung paano mag-pellet dito sa machine na to. Tapos na po yung ating so ano lang kasi na break in ko na naman to, na break in ko na yung makina, gawin nyo lang sya, paulit-ulitin nyo lang, isa lang yung ating mixture ng paulit-ulitin nyo lang sya ng mga 30 minutes para ma-break in bago kayo magsalang ng talagang mixture nyo na para sa pampatuka. Ganun din po ang mixture natin, kailangan pag pinisil natin yung ating mixture, nabubuo sya. Ayan, nabubuo siyang ganyan. So, ito, paglabas niya, medyo mainit siya. Kaya, kailangan natin itong ikalat para lumamig. So, ayan, ganun lang po yung pag-ooperate. Ayan, makikita nyo, buhaghag siya. Pero, pellet na po yan. Pellet na. Basta pa ulit-ulitin nyo lang. Kung mga 30 minutes yung isa lang. Hanggang sa yung ating flat die ay ma-break in. So, ayun, ganun lamang po ang pag-operate. Ano po? Simpleng-simple lang po. Applicable po to dun sa ating tatlong model, Pelletizer 150 at 160. So, itong model na to, ito yung TIG 38,000. Ito po ay Pelletizer 125. Ayan. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po muna tayo. Ingat po tayo lahat.